So mga ka-idols, ang topic naman natin ngayon ay tungkol naman sa yung tinatawag natin na at least may idea kayo, no? Lalo na itong forex, si Magalaw to, tsaka yung stock market. Pwede kasi, sabi ko nga, sa local iba lang tayo eh, buy low sell high. Sa labas, sa international, yung stock market yun, parang forex. Pwede ka mag-shorting. Yung bang bumili ka sa mataas na presyo, pababa, different price, that's term yan is shorting. Shorting. Pag bibili ka naman sa low price to high, anong gustong presyo yung ibinta mo, that's position trading. Long trade. Long ang tawag niya. So ngayon, explain ko sa inyo. At least may idea kayo na tayo mga traders, mga small time traders, tayo yung mga ano eh. Kumbaga, di ba sabi ko, katitinglan tayo. Ilang, sus, wala nga, 0.000 something tayo. Imagine ang world market yung forex. Estimated almost 4 trillion dollars a day ang trade na volume niyan sa isang araw. Ha? 4 trillion dollars. So, grabe ang forex. Kasi yung ibig sabihin ng forex exchange, kahit marami kasi yung forex, pwede kang yung forex exchange, yung galing ka ng labas, bibit ka ng anong klaseng currency. Like yen, US dollar. Sample, bit mo yung pera mo doon. Pagtingin mo doon sa palitan, medyo mataas ang ano ngayon sa dollar, di punta ka ng mga exchanger. Di ibig sabihin, forex din yan. Exchange, nag-exchange. Bininta mo yung bit, binili mo doon, bit mong pera doon sa labas, bininta mo sa Pilipina, tayo mataas. That's another klase sa forex. Ito lang dito ngayon sa platform. Kasi dati, panahon noon, wala kang online. So, tatawag ka lang sa bangko. Yun ang mga taga-bangko ang mag-ano sa'yo. Meron din sa bangko, di ba? Mag-offer yung mga bangko ng forex. Dito, naging accessible sa lahat. Kasi wala kang face-to-face na contact doon. Personal contact mo. Pwede kang mag-trade online. Kasi makikita mo naman, couple mo lang sa online banking mo. So, may access. Testing ka lang mo ng maliit, $20. Tapos try mo, pag may ka-profit ka, $5. I-withdraw mo. Kung naka-withdraw ka, ibig sabihin, okay. Yeah. Kung hindi ka maka-withdraw, huwag mo na ituloy. Kasi minsan kasi maraming requirements. Dahil sa gitawag nila, ang rason kasi daw niyan, yung money laundering. Pero, bakit yung ibang broker kapag ano man? Kaya, doon tayo sa pinagsasabi ko. Maliit lang. $20, $25, $30, $50, maximum ka $100. Pag ano lang ba? Pag matututo ka na, doon ka sa $50. Tapos ang tirahin mo lang, micro lot. Tandaan yung micro lot lang ang micro lot. Micro lot, kahit 1:1,000 na leverage, pwede lang. Tapos, 0.01 lang i-trade nyo. 0.01. Para hindi masyadong makonsapira nyo sa kapital. So yun, yung mga pinagsasabi ko, yung pag-order, support and resistance, supply and demand, aralin nyo yun. Ngayon, tandaan ito, bigay ko tip sa inyo. Topic, ang focus and topic ng video ito guys, yung sinasabi na who are the smart money or smart traders, smart money against dumb, D-U-M-B, dumb money. So itong dalawa na pinagsasabi, yung mga 96%, di talaga yan mananalo. 4% lang, so ginawa pa nilang break-even or naging source of livelihood nila. So pwede, kung siguro expert na tayo, maging makuha mo na medyo matalo ka man, pero more on panalo, base sa risk-reward ratio mo, win rate mo. Pag ma-prove mo na medyo paborable sa'yo, di, passive income to. No? This is one of the passive incomes. Lahat ng
mga income mo na hindi galing sa active income mo, side hustle, so it's considered as passive income. So ito, pag kumikita, so passive income. Pag hindi ka kumikita, di, back to demo. Pag di-demo ka, then never give up. Kasi hindi naman to scam. Kasi maraming mga iba dyan na nabubuhay dito. Ibig sabihin, dagdagan pa natin kaalaman. So yun, so far ngayon, tinitanong ko ang market, medyo nag-line low na naman siya. Pero hopefully, baka anong araw ngayon, sa Friday, tinanan natin, mag-depende kasi, ulitin ko, itong world stock market sa bawat country, yun ang leading indicator na ano ang takbo ng ekonomiya. So kung natingin natin ngayon yung ekonomiya, yung present ngayon, anong mga ginagawa-gawa ng ating mga trusted na mga in charge, pwede, sabayan natin ko. Sabihin nila mag-open na bla bla bla. O, tingnan nyo doon. Kahit pili ka lang doon sa mga, tingnan mo lang yung fundamentals. Kung hindi pa mo masyadong gamay yung technical analysis, investing lang sa fundamental lang. News, Market Watch, Bloomberg, tingnan nyo yung Google. Gagil nyo. Yun, doon. So ngayon, itong topic natin is who are those dumb money and the smart money? Okay? So sinabi ko, tayo mga small time, tayo yung mga dumb money, tinatawag nila. Sino ba yung mga smart money? Sino yung mga trader na mga, sinabi ko, mga big institution, World Bank, malaking kumpanya. They are the one who can manipulate the market. They are the one who can move the market. Tayo hindi tayo pwede. Ano pala yung trade natin doon? Kahit sino pa yung mga galing na trade. Imagine, $4 trillion na di umikot. Sige naman, papaikot yan yung mga malaking mga negosyante sa buong mundo. So the best thing we can do is to makiride on ka na lang sa trade na dito. Kaya dito yung subject na ito, pinasabi ko, isang request yan ng isang opisyal ko, sir, maganda, step by step. Ito yung hinahanap ko, sir, step by step. Kasi meron talaga, kahit saan may introduction talaga, kahit kanta, may counter, magaling ka sa kantahan. Introduction, meron talaga mga intro dyan. Alam nga naman, Richo tayo, birada sa chorus. Mas maganda yung may mga intro muna. Para naman, step by step, maintindihan. Diretso tayo doon, hindi mo pa naintindihan. What? Ang isa talagang pinaka-importante is, you have to start from the basic, the principle, intindihin natin. Paano ba nagawa yung formula na yan? Kung pwede, gawin mo. Paano na paano yun, saan kinukuha yung square root, di ba? Elementary high school pa tayo. No? Sino naka-imbindo ng formula ng mathematics? Trigonometry? Geometry? Sa, di ba? Yung mga ganun ba? So pag naintindihan mo to, sa yung kumpul-kumpulin mo lang yung mga sinabi ko dyan, 99.9%. Maging ano, effective ang ginawa natin. Trust me. So sinasabi, subscribe lang kayo para ganahan tayo mag-subscribe. So ito, yun nga, yung prices. Ito kasi, pagbili mo, doon muna tayo sa long, ha, yung pataas. Kasi, whatever the procedures, process, sa pag-formulate mo, o sa the way you analyze the market condition, Same, pababa yung bilhin mo. I-reverse mo lang lahat yun. I-reverse mo lahat yung anong formula yun. So ito ha, tandaan nyo. Di ba, ang topic natin is, who are those smart traders or smart money and the dumb money? Yung dumb tayo, ibig sabihin, wala. Say-say yung mga pera natin doon sa world market. Kaya mostly 96% natatalo yung mga dumb money. Kasi tandaan nyo ha, proven. Kung ano ang galaw ng mga newbies, novice, o mga first-timer, beginners, mga traders na hindi pa siya, they are not well-versed, they are not, nagsimula pa lang sa gusto na talagang sumali sa bakbakan, ito tandaan nyo. Palaging talo. Kung nanalo ka man, ibig sabihin, paswerte ha. The winning trade is not the orchestrated one. It is the parang ano, hit and miss ba? Yung parang paswerte-swerte.
Kaya tandaan natin, pag nagtitrade ka, either stock market or forex, if you trade with out knowledge, you are gambling. Sumusugal ka. But if you trade with knowledge, with skill, that's business. Negosyo ang pakay mo, hindi ka nagsusugal. Kaya habang ikay may idea na na, na, na na-establish mo na yung skills mo, magkaroon ka ng maging prudent ka, maging kalmado ka sa galaw mo. Yung kahit paano bang hindi ka ma, yung pagiging greedy mo, ito na, tirahin ko na, again, pabursakit, tira, order, hanggang naman ay pag-atras, isang atras lang, nasa dami ng order mo, ubos yung pinam. Na-over-leverage ka, yun ang term na over-leverage. So ngayon ito ha, yung pinasabi ko, yung structure ng merkado, ang hahanapin nila dyan, yung volatility, yung sinasabi ko volatility, yung paggalaw ng mga presyo, yung gumagalaw siya. At saka yung liquidity. Ay, ibig sabihin yung liquidity, di ba? Isang zone, ha? Ang liquidity ay isang zone wherein yung mga smart traders or yung mga market movers, yun ang target nila eh. Alam nila na doon lahat yung mga pending orders, andoon lang yung stop losses, di ba alam yung stop losses? Yung area na pwede mo lang matalo sa pira mo. May, naglalak ka doon, nagsiset ka ng stop loss automatic sa internet computer mo or sa smartphone mo. Balikin ko ha, para sa hindi mga kaedin. Yung stop loss at saka yung take profit na area. Sabi mo, ano bang win rate ratio mo as a trader? Kasi habang naintindihan mo to, na alam mo kung saan talaga yung target mo maglagay ka ng take profit at sa stop loss. Mostly ha, sa stop loss, ito tandaan nyo. Pag dito ka nag-order sa isang support, sample sa support, pumatong yung presyo sa isang moving averages, paglagay mo sa presyo dyan, maglagay ka sa ilalim na stop loss ang tawag nyan. Nakasit siya. Strip is stop SL. S bar L. Stop loss. Ayan, ano yan sa smartphone mo. Stop loss. Lagyan mo. So, tingnan mo yung linya doon below the lowest price. The lowest low swing ba ng price. Doon mo ibaba doon ang stop loss mo. Pwede doon mo yung win ratio mo. Or pwede din. 1 ATR. Tingnan mo yung ATR. Average throw range. Idiin mo yung cursor mo doon sa price mo, last price mo. Bababasa mo ETR doon. Kuhaan ka sa tools ng ETR, bababasa mo. Sample, ETR niya is 15. So, kung ang current price is 1,000 minus 15, so 985. Doon ka sa 985, doon ang stop loss mo. Ibig sabihin ng ETR, average throw range, average niya yung sa swing back and forth, up and down ng presyo, di pa niyan masundot yun. May allowance siya. So, 1 ETR, lagay mo. So, pwede i-times 1.5 ETR, 15 times 7 point something, plus mo. So, yun ang take profit mo. So, ibig sabihin, 1 is to 1.5. 1 ang talo, 1.5 ang panalo. Pwede din sa 1 ang talo, 2 ang panalo. Pero ang iba dyan, ang iba, di ba may resistance. Pag nabili ka sa baba, pag sunod ng presyo, yung resistance na yun, yun ang take profit mo. Ibig sabihin, bago siya masundot, sinisecure mo na profit bago siya babalik. Di ba? May pullback. So yung take profit na yan, i-minus mo lang yung broker's commission. Kasi yung different, di buy and, may ano dyan, sell and ask price, sell, ask bid price. So yung difference ng dalawang presyo, yung palaging kita ng brokers, commission. Palagi yan siya may commission. Magbinta ka or magbibili ka or magbinda. So yun na ha. Take profit, stop loss. So yung mga sinasabi ko, tandaan nyo. Matalo ka ng isang atras, dalawa or one and a half yung panalo mo. Or 1 is to 1. Pinaka-safe, pinaka-gusto mo. 1 kang panalo, 1 kang talo. Pero okay lang kung palagi kang majority, panalo ka. Pero kung break even, minsan ako lang. Nada yung 1.5 or 2. Kasi kung matalo ka isa, matalo ka na naman, talo ka rin. So, kumita ka pa rin. So, yun ang risk-reward. Risk and reward ratio. Risk ang patalo, reward yung panalo. So, ngayon, yung balik tayo sa topic na who are those dumb and smart traders? Sila yung the smart traders are the big banks, big institution.
So ngayon, tandaan nyo. Ha? Ito tandaan nyo. Tip ko sa inyo. Most traders, small-time traders, tinitingnan nila yung structure ng market. So alam nila kung saan. Ito na, ito. Kasi nakuha mo na sa mga indicators. Yung indicators na, itong market structure, price action, yan. Ha? So parehan na kayo ng isip lahat ng mga money. Pero tandaan mo, whatever the actions of or the positions of the money, ang posisyon naman ng smart money, yung mga business decision ay reverse, contrary sa mga pinaplano nyo. As what I've said, they are the one who can move the market. So makikita na, ah, ito, dito banda yung mga stop losses. So pag nasungkit yung stop loss, may ibig sabihin talo ka. Diba? Stop loss, doon ka matatalo. 1:2 yung sabi ko 1:1 1:1 1:1.5 1:2 So pag lumanaon ka, nag-aaral nito, malalaman mo paano mo i-counter yun. Kasi yun ang area, tandaan nyo ha, ang area wherein the stop losses, pending orders, yung mga pending orders, ibig sabihin ba, hindi ka pa umabuto, nag-order yung iba, yung mga buy stop, sell stop. Mayroon yan. Kasi doon sa smartphone mo, pwede ka mag-order na you're expecting na yung price yung bababalik or akit doon. So, nakapending order ka. Buy limit. Mayroon yan. Tistigan kasi pag limit na tama, palitan mo or sell limit or buy stop. Pag ganun, they are those pending orders. Pag mga ganun. So, gusto mong baguhin yung presyo mo habang tumatakbo yung trade, pindutin mo yung modify. Kung yung pag-modify, baguhin mo yung presyo, pindutin mo yung modify, mababago yung last na price mo na naka-set up doon. So ito, yun siya. So pagka, ano mo doon, tandaan mo, kung ito yung resistance or support, sa mo resistance tayo, sa support, so dito, bili mo na tao. So expecting na, 1:2, 1:1.5 yung take profit mo. Dito yung stop loss mo sa baba. Di ba sabi ko, ETR or 1-1 or pinaka last swing price. Yung pinaka babang price sa ilalim mo doon. Sa ilalim mo yung stop loss. So sa ibabaw ng pinaka nearest mong resistance, doon naman yung, tandaan nyo, doon naman yung ano, take profit nyo. 1:1.5, 1:1, ganun ba, 1:2. Ngayon, nakikita yan ng mga smart money. Yung mga big institution. Anong gagawin nila? Billions yung pera nila. Kahit yung mga ano yung present structure na paborable sa mga traders, pwede nilang sirain yun. Paano? Yung pira na. Pagsakan. Pag gusto nilang ibaba, anong gagawin nila? Sell. Bibili sila ng sell. Kung sila inakit, bumpay sila. Kung marami yung sellers, bintahan ang bilhin. Paano mangyari? Masisira talaga yung structure. Pero bago yun mangyari, pag ikay tumatagal dito, ma-advance, ma-anticipate mo yun. Because there are indicators that prior the reversal, those indicators will be the one who will your guide, serve as your guide in order to avoid that sudden reversal. Ano ba yung makapagbiglang sudden reversal? Yung biglang parang sundot ng presyo, reverse. Ano? Current events. News. Yung sa US, yung NFL, yung mga ano dyan. Yung may mga non-farm payroll. Yung mga pangyayari sa isang lugar na mga disaster, pwede yung makapagbago sa trend. Ha? Anything, pwede yung trend normal na lipad tapos mag-gap, biglang jump or bababa. Yung gap, itatapik na naman natin yan. May purpose yan, yung gap. Ano yung term sa gap? So basta ang sinabi ko lang yan, ingat kayo. The market is manipulated by big institution, big bars, not the small time traders, because small time traders are they are so called retailers and they, so small time means small piranggot ka lang. Avoid Forex because that is a scam talaga. Kasi matatalo ka. That's why I for those who want to enter this to join this market world, demo or konti-konti aral
Pero kung may extra kang pera, paunti-unti na, mas maganda yung live na pera. Na pwede din parang nagtapon ka lang. Because sabi ko nga, mas maganda yung na-feel mo ang sakit. Kasi mas ano ka, mas ganado ka, mas challenge ka. Pero kung wala nang iba, huwag na. Didemo ka na lang muna. So yun lang, laki na yung sinasabi ko ngayon. Those who are following my, so this is gold. I know, yung hindi nag-subscribe dan. Puro lang kayong like sa kanta ko, pero hindi kayo nag-subscribe. Subscribe kayo sa ito. Bigyan nyo, mas dito ang bigyan nyo ng pansin. Oh. Kasi, kahit, depende sa'yo kung may alam ka na, tapos, wala ka ng ibang masanda na active income, tirahin mo na lang ng focus ka, focusan mo lang yung trading mo, pero hindi pa tayo mag, ano kasi ito, risky din to. Pero ako, pag minsan, pag mag-forex, wala mga signal kasi pag tumatakbo yung barko natin, so, pag may signal ako malakas, minsan mahina, di ako nag-trade kasi, ganun, kahit kulikot-kulikot, hindi mo na makita, naglalag yung cellphone mo, wala, di magawa dyan, kailangan sa lupa to, yung mga, yung signal na walang putol. Kasi, blink of an eye, isang seconds lang. Pera pinag-usapan, dollar yan eh. Mas maganda mo yung may mga sudden diya, mga reversal makita mo. Kasi parang hindi ka mapuruhan. Pwede mo i-manual close yung order mo, stop mo. Eh, ano, i-close mo kung wala ka nakita. Pagkita mo lang. Tapos kaya, minimize ko rin yung trade sa, ano na ako. Pag mga malakas yung signal na lugar, doon ako. Walang trabaho, walang safe ang barko, trade ako. Tapos, close or wala ako, hindi ako mag-order, open orders pag tumatakbo na walang signal. Kahit paanong basa mo dyan kung wala kang nakita, bulag. Pwede, position trading, minsan position trading, small account lang. Kabayaan ko, pero kung gusto ko ng paspasan na trade, gusto mo kikita ng $10 or $20, yun, tutukan mo dyan, sa maliit lang ang kita. So yun na lang, basta yun sinabi ko, we are not the one, we the small time traders is to, the only those big institutions can move, can manipulate the market. Sila yung gagawa ng forma ng gusto nila. But, hindi tayo ba? Pwede natin silang sakyan. Yung channel na ito, basta isubscribe nyo na, mag-subscribe kayo marami, mag-ano kayo ng mga kakilala nyo. Di, unti-unti kong pinalabas lang, pag mawala, talagang gradual tayo. Pero marami, maganalo tayo. Mag-subscribe nga ng 1,000, 2,000 subscriber dyan sa iba na putol-putol yung walang explanation na walang klaro. Parang pinadaan lang sa pagandahan ng edit ng video, pero yung mga technique, wala mga sinasabi dyan. Mala, yung narinig nyo ngayon, narinig nyo ba yun sa mga tinitingnan nyo? Puro lang support resistance, ano, ganon, pero wala. Pakita ba yung live video? Wala. Baka pag nag-video yun, wala kanyang talo din yun. So yun na lang. Sabi ko nga, ito lang tayo. Basta we are not the one who is moving manipulating property. Those big institutions. Kaya sa next na mga videos natin, ang plano ko siguro is medyo may time, magbaba ako, kukuha ng whiteboard or sa glass ako para makaharap sa camera, i-ano ko dyan. Ito-draw ko. Pero ngayon lang, parang explanation. Pero maintindihan nyo naman kasi may mga video naman dyan sa YouTube. Pero next time, yung paano basahin yung pag-reverse na nakita mo na na itong zone na ito. Kasi ito eh, di ba? Ito pang last. Pag ito yung current resistance, presyo ka. Inabangan, ay ito, magbe-breakout to. Tirahin ko na to. But beware. Maraming false breakout ang tawag niyan. Hindi siya tutuloy. Bakit hindi tumutuloy? Ang lakas ng sipa noon. Yan ang pag-usapan natin. Sabi ka na, tawagin nyo mo. Ako, ilalabas ko pa unti-unti para makapag-analyze kayo ng trading. Subscribe lang. Mag-ano kayo ng iba. Maraming pag-atik. Tala nyo, paano natin babasahin yung false breakout at saka yung reliable or legit breakout? Because there are not a breakout. Every time, ha, na ang presyo na sa Tagalog pa ay namumuro na puputok, iyan ba'y puputok ng tuluyan or it's only a fake breakout? Because those fake breakouts are considered as they are the expansions of prices and not the
trending prices. Because the market have different paces. Subscribe na. Sus, liit pa 18 subscribers. Gawin nyo yung 1,000. Puputo ko. Mag-invite kayo. Ipuputo ko yung mga never nyo narinig to. Oh, nakikita nyo yung live trading ko. Maliit lang ang kapitan niya. Nang palakihin ko. Sabi niya, mag-hero to si Macnick. Yun lang. Kikita ka ng tindara, sutindara. Sino bubigay sa kanya? Walang signal. Mag-trade ka malaki dito. Walang, kahit dito nga, kakurahe ka. Wala nga signal. Baitang tawag, hirap pa. Doon tayo sa naka-linya talaga sa lupa. That's why this is in preparation if time will comes na hindi na tayo marketable sa trabaho natin kasi considering age factor, health condition, health issue. Dami ng mga aspiring na mga bata. Matapang, gutsy, may skills na rin. Nag-appreciate sa sarili. So in preparation for that, as what we have discussed for the previous videos, ito pwede ito. Sa totoo lang sa probinsya ka, maka 500 a day ka, $10. Sino mo? Kung bibigay siya doon. Mayroon kang bigas, mayroon kang kunting farm doon. May 500 pesos ka, may pension ka, o wala ka mga pension, gawin 1,000. Nagitin mo. Pwede, pwede nga sa kapitan mo, kung may alam ka, pwede ka 10,000 araw, 5,000. Paano ka na talaga? Bigay todo ka na. But before you reach that skill, you have to exert efforts. Whatever the failures on trading, so maybe some accounts, ano pa, blown away. But there's sa kanta pa, there's light after dark. Kasi kung hindi lang naman scam, may chance naman. Kung alam nila, bakit di walang. Ano bang meron silang wala ka? Wala ka lang sa tiyaga, sipag. Perseverance, patience, motivation. Kanang patience, motivation, perseverance, self-control, yun. Isahin mo na yun. To meet your objective. That one day, you will be triumphant of your undertakings. Whatever the trials that may come across while on transit. Sa kanta pa, ano ba yung mga iyong bigat na naranapag? Huwag mo silang problema, gawin mo silang inspirasyon. So yun lang. Sabi ko, giro tong taon to. Bakit nagtatrabaho pa to? Natural. Ito yung bread and butter natin. Because, ando tayo sa study na we are sharpening our skills in trading world. So, usapan natin, hindi mo to, iba nga dyan, no? Pero bago sila nag-prep tayo, 15 years, tayo. 3 years pa tayo. 4 years. Tingnan mo sa YouTube, ano bang mga average nila? 10 years, bago sila nag-upitan. Kung pwede ba, gawa natin sa 2 years, 3 years, 4 years, no? Pero, ano mo, dual time tayo, tripod pa. Busin mo yung ink ng bullpen mo, analyze. So yun na nga, sa topic na mataas-taas to, makabuluhan itong pinakabuluhan ng topic, sa palagay ko, usapan natin. So next time, meron tayo, alam niyo na, sino yung mga dumb money, mga smart money, who are those traders that moves the market, alam niyo na. So tayo mga retailers, next topic natin, ilagay naman natin from supply and demand. Saan tayo sa bandang supply and demand? Pag umabot ng 1,000 subscriber ko, ituturo ko yung saan ka pwedeng safe bumili na area. Tandaan. You can share this reminders to everybody. If mag-reach ako ng 1,000 subscriber, I will tell what are the possible potential zone or area that you are safe to buy or sell in forex market. Pero pag ganyang puro lang click sa kanta, pero sa subscribing ng channel na ito, step by step, kopyahin lang natin yung mga pinagsasabi dyan doon sa ibang YouTube din. Pero dito, pag umabot ako ng 1,000 plus subscriber, I will divulge what zone, area,
why I managed to trade even a small account. Invite to subscribe the channel. This is free. Sige, tanong kayo dyan. Dapat sir, step by step. Paano ko pag... Paano ko na yung nag-effective to na mahina man yung subscribing? Hindi man to. Wala mang bayad to. Siguro, wala na siguro ng Lord. Pero may mga ano man dyan. May mga free wifi. Shirt na keyboard. Basta, if this channel will reach 1,000 or 2,000 subscribers, I will divulge, sabihin ko how to locate a potential less risk area where you will set your entry and the potential take profit zone. Makuha man siya siguro yun, pero pag after ko mag-explain pa siguro ng mga tools, indicators, tapos yun, kayo pang mag-analyze. Kasi hindi yan sinasabi. That's a strategy that I found out recently. That is the compilation of all the indicators. Ang dami kaya, halos lahat ng mga instructor. Hindi ako tiling, hindi ako tiburo. Oh, baka hindi nila alam yung nalalaman mo. Kasi nakikita ko sa scalping. Iwan ko lang. Basta sa scalping, maliit lang talagang ginamit mo na. Kasi sabi ko wala ang signal na matino. Aalis ka man, hindi man wala yung signal, at least di malaki yung kapital mo. Pero pag nasa permanent signal ka, yung stable yung signal mo, maganda. We will grow. We can try 1,000, 500 to 1,000 US dollars capital. Kwinta mo. So sa 50, naka 10 dollars ka, pinaka-minimum. Di. Paano nangyari sa 1,000 dollars? 100? 100 times, ilang time yun? Kaya na mag-compute. So par yun na, kahit isang order lang siguro sa isang scalping ko, kung malaking kapital ko, pwede na, di ka na mag-scalp. Kung kumita ka ng 10 dollars, i-multiply mo yan ng 100. Isang order lang. Di 1,000, di ba 5 million? Oh, 1,000. Isang 50 million din yung kita mo. Diba? Kung sa $50 kumita ka na 3 within 3 minutes or 5 minutes, magkano sa $1,000? Ratio by proportion. Stable ito lang, laki ng kapital yan. Stable na ano, power supply o internet connection. Hindi natin may potential, kasi I will tell you honestly, this technique is bago ko lang nasa pool. Siguro ngayon kung datang to, tsaga ba? Kasi libre mong gano'n ko. Yan ang kasi ano ko yan. Back ng kwatsyo. Talaga kulikotin ko talaga. Meron pa pala mga strategy na pwede mong huwag kang maniwala na need only 2-3 indicators. Kasi yung mga indicators na may mga kalagahan yan, may mga functions, oscillator, momentum, di ba? Price action, sila ha! Alamin mo. Kasi pwede mapuno yung ano mo, screen, pwede ba yung mga importante, ano mo muna, tapos i-edit, tanggalin mo muna yung iba, habang nag-start ka naman ng reorder mo, ibalik mo yung ibang kwan para makita mo yung momentum niya. 1,000 and by 2,000 subscriber, I will divorce. And if needed na, I will speak the, I will use kahit pala na ano tayo, crooked English, but to invite, dami kayong crooked English dyan ng mga Singaporean, sakto. Ibang mga internet, ibang mga races. Pwede din sasali yan, but, pero my purpose is, purely for those village lang mga Pilipino ba? Hindi masyadong English. Ito yung channel natin. Pag English naman tayo, ito yung tinatranslate natin. Kasi doon, sabihin nyo. Hindi mo maintindihan. Pag they are using exotic terminology, wala na.
disgusting, discourage ni mga Pilipino. Hanap ka naman sa Google minsan. Kung ano yung termino niya. So, marami pa tayo. Sunod natin, along katin is market structure. Different market structures, shapes. So these shapes will lead to what is the potential next? What are the potential next market booms or trend? So yan ang next topic natin. So ngayon, yun lang muna. Maganda ang topic natin. Subscribe and share.